So now we're going to demo rubber hood noise reducer, how to install. So ganyan lang po siya, very easy to install. Ikakabit nyo lang, DIY lang po. This is 1.5 pair na po siya, both doors sa front. Any car pwede be installed. So nagbigay kami ng allowance, so just cut the extra kung gaano po kahaba yung door nyo. This is 1.5 only and 200 for shipping. You can find this sa Lazada or Shopee. Just look for noise reducer. So 1.5 lang po ito, pair. So easy to install, just hammer in para mag-lock yung clip sa loob. Hindi na po siya matatanggal basta-basta. This is made in Thailand, so very easy to install. Less than 5 minutes lang po. Any car can be installed. Basta same sa ganitong itsura, dalawang door na magkadikit po. Wala po yung pillar sa middle. Pwede po. So, very easy to install. Yun lang, almost done na po. So, easy installation lang po. So, yun. Basically, that's it. It's done. So, rubber hood lining. So, 2 layers po siya. Noise reducer. So, 2 layers po siya. So, wala pong makikita sa labas. So, close po siya. So, ito po yun. Common car, sir. Meron na po yung kalahati sa taas. So, ito po yung kalahati. So, ito lang po yung kaduktong. So, it will make the car more quiet po. Mga noise, small noise, wind noise, highway noise, mas tahimik po yung sasakyan. Magbabago lang din ng konti yung tunog ng pagsalado ng door. Mas enclosed na po kasi siya. If you like this item, you can order it directly from us. It's 1.5 only. Pair. Easy installation. DIY lang po. Or you can order sa Shopee or Lazada namin. Hi, good morning. So, we're going to demo for the rubber hood lining installation. So, ang purpose ng rubber hood lining, dito po siya nilalagay sa dulo ng hood. So, this will lessen yung dirt accumulated sa engine bay. So, you can check your car if meron or wala siya ng rubber hood lining. Yung mga bagong model, meron na po silang hood lining. Yung mga ibang models naman po, especially Toyota, other models, wala po siya. So, rubber hood lining. This is made in Thailand. This is version 2. So, this is the updated version na po. Version 2 na po yung rubber hood lining namin. So, it heat resistant. So, hindi po siya matutunaw sa init po ng engine bay. Doon sa mga nagtatanong, hindi po ba masasakal yung engine? Hindi po. Hindi po masasakal yung engine. It will just reduce vibration ng hood, yung noise ng hood, noise coming from the engine of the hood, at saka mas ma-eliminate yung mga duming ganito na accumulate. So, yan po. Nakita nyo? This is, ito yung pumapasok doon sa gap, doon sa may hood nyo. So, pumapasok po siya, nagkukos ng alikabok. Hindi po masasakal yung engine nyo. Yung nagtatanong, ito po yung radiator nyo. Lower radiator nyo po, lahat po, dyan yung air. Hindi po masasuffocate yung unit po. So, wala pong kaso. Sa mga may tanong pa rin po, ito po, sample. Mga modern na kotse. Ito po, example, 2020 Expander. Meron na po siyang rubber hood lining. So, dun sa mga nagtatanong, bakit hindi daw po na-invento ng mga ibang kotse? Ayan po. Mitsubishi, lahat ng Mitsubishi may rubber hood lining na po. Ford Everest, meron din pong rubber hood lining. So this is 100% safe. Dun sa mga nagtatanong, bakit po Toyota at saka ibang models wala po, yung mga modern cars meron na po. So this is the new Expander, meron na po silang stock kasama na sa pagbili ng kotse. Montero, meron na rin po. Everest, meron na rin po. Pero yung mga lumang Montero, wala po. So you can check your hood, pwede nyo pong buksan. Check nyo po kung may ganito po. So, this is the new model ng Expander. Meron na po siyang kasama. So, yung mga bagong kotse, meron na pong kasama. So, open the car of your hood. Check nyo po kung meron o wala. Kung wala po, you can upgrade. So, ito po. Very easy to install. Sige, install mo na. Tatanggalin nyo lang po yung adhesive. DIY lang po ito. So, very easy. Lalagay nyo lang po sa edge. Hindi na po yan matatanggal. Once na ma-install nyo, maiipit po, kakapit na po siya mabuti. So, yung size naman po niyan is more than enough para sa kotse nyo.
DIY lang po yan. So just check your car. Kung yung kotse nyo meron na pong hood lining, kung wala po, you can upgrade it. Yan, ganyan lang po siya kadali. So it will take 2 to 3 minutes installation. Ganyan lang po siya. So check nyo lang yung unit nyo. Kung wala po, it will lessen the engine vibration from the hood. Yung dumi na pumapasok sa engine hood. Yung noise na na-accumulate po niya. Very easy to install. This is only 1.5. So 1.5 lang po siya. Original Thailand po. So yan po. Easy to install. Version 2 na ito. May mga ibang nagbebenta ng replica. That's iba po sa meron kami. This is version 2. So makapit po siya. Heat resistant po yung rubber. Very easy to use. Nasa 1.5 lang po siya. You can order this sa Shopee and Lazada namin. COD na po. The link will be below. So I hope na answer yung questions nyo for the rubber hood lining. Imported siya. Made in Thailand. Easy to use. 1.5 lang po. Safe po ba siya sa kotse? Dinemo na po namin sa inyo dun sa kabila. Sa mga modern cars, halos lahat po ng modern cars ngayon meron na po siya. So other models wala po. Yung mga wala po, pwede po kayo mag-upgrade. So yan na po yung demo namin in explanation po for the rubber hood lining. Hope you like this video. If you want to order, message us directly or COD sa Shopee or Lazada. Link will be down below. Thank you.